Yes, hello, we're back! Hi! Today, may tatry tayong motor na naman. Itong BMW R90 ni Paring Cute. Pinadala niya muna sa akin kasi siya ay nasa States. Ano? So habang nasa States daw siya, gamitin ko daw muna to. Kasi kung mapapansin nyo, nawawala yung Vespa natin. And syempre, kaya yung nawawala, may ginagawa. Ano ba yung ginagawa sa Vespa natin? Diba, lagi ko naman sinasabi sa inyo na gusto kong kulay ng Vespa is white. So, ginawa na natin siyang white. Kaya naman sa pinturahan siya, wala tayong motor. At syempre, si Paring Git, nagmaganda loob. Ipinahiram sa atin itong kanyang R90. So, anong gagawin natin? Birahin ng R90. So, samahan nyo kami sa mga pag-iikot namin. Let's go! Kita nyo naman yung ating R90. May cruise control. Paano hindi ka marerelax gamitin to? Kahit ahon, pumipiga ng kanya. Pag mga gantong saktuhan lang ang takbo mo, marerelax ka. Buhay mo na yung cruise control kung saan mo gusto i-set. Tapos mamamatay yan kapag pumreno ka o nag-clutch ka. Automatic mag-off yan. Tapos kailangan mo lang i-on. Tapos if ever naman na may overtaken ka, pwede mong i-gas yan, hindi mamamatay yung cruise control. Pagkatapos mo i-gas yan, pag-release mo ng gas, pag bitaw mo, balik siya sa cruising na speed na sinet mo. Kagaya nito. Tapos bitaw mo, babalik ulit yan doon. Alright, di ba? Maintain niya ngayon ulit yung speed. So malaking bagay ito kung pag ano, medyo pagod na kayo sa ride. Tapos malayo-layo pa uwian nyo, di ba? Cruising ka lang, kagaya nito, preno. Patay ang cruise control. Tapos bira ka lang. Tapos set mo lang siya kung saan mo gusto, kunwari yan. Di ba, gumagas na ulit siya ng kanya. Namatay ulit kasi nag-break tayo. Tapos set ka ulit. Diba? Balik cruise control tayo nyan. Thank you.
Yes, the lower back. So traffic, kasi ginagawa, nag-asphalt overlay sila dito. Diyan naman ako bilib na bilib dito sa San Jose. Alagang-alaga ang kalsada. Talagang hindi pinababayaan ng mga taga San Jose. Yan. Wala ang R90. Ito ang motor na sinakyan ko na bawat cambio mo talagang parang gusto kang iangat. Hayok na hayok. Ang ina, kaya naman pala tuwan-tuwa si Paring Kid dito. What a beast. What a beast! Nagwawala! So, dito muna tayo sa isa nating lakad for today. Balik tayo mamaya. So, ngayon, punta na tayo ng Lubo. Loop tayo ng Lubo. So, may dadaanan tayo dito yung putol na tulay na dadaan ka sa baba, sa ilalim. Anong lugar to? So, ibaan na pala to. Ito na yung Katandala ibaan. Ayan o, ginagawa nila ng tulay. Laking tulay niyan. Pero yun, sobrang lalim din nung bababain natin. Dito maraming nahuhulog sa bangin, sabi niya. Ito naman, no? Ang taas, oh, laki ng poste. So ito na pala yung Katandala. Oh no, basa! Ayaw natin yan. Shit. Why basa? Uy, tubig yung sinalok ang bako. Oh. So, akit na tayo. Hindi daw makaahon yung Vespa, kaya pinapadyak-padyak. Taas, oh. Dito na nagsisimula yung mga twisties ng Lubo. So, kung mahilig kayo sa mga twisties, may enjoy nyo tong ride na to. Kasi ang lalaki ng mga bankingan dito. Bagay na bagay pati siya sa mga scooter, oh. Ayan, may mga nanonood eh, no?
Oo nga. Ayan na. Itong Lubo Loop na to, ito talaga ang playground ng Vespa namin. Nagkayayaan lang kami rumide, ito iniikot namin kahit gabi. Pag ride na ride kami, dito kami na short ride. Dito, scenery mo dito, bundok. Kaya may ako man nature lover ka, pwedeng-pwede din sa itong ride na to. So kung taga Manila ka, hindi mo pa ito nararating, puntahan nyo to. Masarap magmotor dito kasi ang dulo nito dagat. So pwede kayo mag beach dito pagpunta nyo dito. Tapos pwede din dyan kayo matulog kasi may mga resort. Kung from Manila kayo, papunta kayo dito, siguro mga 2 hours sa Batangas City kayo, tapos 1 hour to hanggang bayan ng Lubo. Kuha nyo to. So mga 3 hours ride lang to. Basic na basic to sa inyo. So kung hindi nyo pa ito nararating, puntahan nyo na habang summer. Kasi syempre pag tagulan, pangit rumay dito. Yan na oh, puro bundok na. Semi mountain province ang peg mo dyan. Oh, mababa nga lang tong bundok na to. Hindi kagaya doon na pag nasa kalsada ka na malamig. Sa kagandahan pa dito, karamihan sa mga twisties dito spalto. Hello, kuya. Lubo. Sa Taisan yung ibaan. Oo. Asa ka na? Siya na si Kanaga. Siya, nandiyan na kami ngayon sa lampas na kami kina Akim. Yan ah, ikot lang kami tapos uwian ah. Okay, bye bye. So hindi ko alam anong barangay na to eh, kung barangay Malapad, barangay San Miguel. Hindi ko kabisado yung pagkakasunod-sunod dito. Yung jeep na yan, biyaheng Lubo yan. Yung mga hardcore dito sa kalsada na to. Kabisado na nila lahat tong kurbang to. So ito na pala yung barangay Malapad.
Kita niyo naman yung best pa natin, no? Talagang banking na banking yan pag dito sa Lubo. Tutukan lang natin siya para kitang-kita niyo yung kung paano i-banking ang Vespa. Diba? Halos sa sayad na. Tinayuan ka. Iiwasan nyo lang yung guhit na yan. Sobrang dulas. Last time na ride kami dito, napabira ako sa tapat ng guhit. Talagang pumuyos, talagang mapapatuon yung paa natin. So kung mapapansin nyo, ang tagal na natin rumaride pero puro kurba pa rin, di ba? Ganyan kahaba, kadami yung kurbahan dito. Daan din ng kurba. Semi malaki din to eh. May mga maliliit lang talagang kurba dito, hindi siya malalaki. Yan na. Goy. Grabe yung mga nagbabike dito, lalakas sa resistensya nila. Ang tatarik nito ng kurbang to, pero pinipidal nila. Ganon din ako nung kabataan eh. Mas pinili ko lang na magmotor kaysa magbike. Bira tayo, bira. Wala pa ako nakikita. Puro kurba pa eh. Wala. Overtake sa akin. So ito na yung malalaking kurbahan dito. Meron ako nakita doon sa group ng mga magka-camping naman sa Facebook. May nagtatanong kung may nakadaan na daw ba dito. Tapos tinanong niya kung kamusta naman daw yung experience. Tapos tinanong niya kung uulit pa ba. Kasi sa gabi walang kailaw-ilaw dito, sobrang dilim. Tapos sa puro kurba pa, puro bundok, bihira yung bahay. Siguro natakot sila. Kaya ganun yung post niya. Kinakamusta niya kung kamusta daw yung experience dito at kung uulit pa ba yung mga nakadaan na dito. Huwag kayo mag-alala, safe na safe dito. Ito nga, hating gabi kami nagsisimula rumay, dito kami dumadaan eh. So gusto namin itong kalsadang to. Diba? Ang lalawak na oh. Buti nga nag-widening na dito eh. Nung bata ako, hindi pa to ganito kalawak. Ngayon, pinalawak na nila, 2 lanes na. Ingat lang kayo dito oh, kasi nagkakaya na ng daan yung mga bumabiyahe kasi malawak nga para matipid nila yung kurba.
linyahin natin yung kalsada para ma-feel natin yung kurba. Sarap lalo nito pag naspalto na tong kalsadang to. Ewan ko na lang kung dito dayuhin ang mga magmumotor. Siguradong gagayahin nila to sa Marilaki. Sarap na mga kurbahan dito eh, oh. So malapit na tayo sa mga magagandang kurba. Ito na simula. Yan na, oh. Yan na. So yung Remus natin dyan una sumayad sa kurbang yan. Tapos dito natin halos halitin yung center stand natin sa Vespa. Dito halos maubos yon sa mga kurba nitong lubo na to. Kasi ito yung gabi-gabi namin niraride dati nung bago yung Vespa. Talagang pag alis ka te, lubo-lubo agad yan. Para banking-banking. Tapos pag syempre babanking kayo dito, pilitin nyo wag lumabas sa linya nyo. Para hindi kayo masanay na kumakain ng daan, hindi kayo ma-overshoot sa huli. Ito magandang praktisan to eh, oh. Diba? Para malaman nyo yung ride nyo kung hanggang saan lang kayo. Tapos ito yan, ingat kayo dito, bigla yan mag-merge. Bigla magiging 2-lane lang to kasi hindi pa tapos yung widening. So, paggabi, stopover namin dito is yung 7-Eleven sa bayan. So, tigil lang tayo saglit doon. Bili lang tayo tubig kasi mainit yung panahon. Kailangan natin mag-hydrate. Di ba? Ito, last part na. Ano na? 90. Kasasabi ko lang na huwag lalabas sa kalsada, ba't mo kinahin yung kala sa lubo? So yan na, welcome Barangay Poblacion. So yun ang masarap dito sa cruise control. Pagkatapos mong rumide ng bakbakan, pwede ka mag-relax kasi cruising ka lang. Yung best pa daw na kasama natin, may cruise control din daw yan eh. Oh. So, ito na yung bayan ng Lubo. Ikot naman tayo mamaya doon sa Talahib, papuntang Ilihan. Pahinga lang na konti kaya. Sakto ng kamay ko talaga eh. Labas mo San Juan, pero hindi tayo dadaan dito kasi rough road pa. Papakita ko lang sa inyo yung way na pa San Juan. So bayan ng Lubo, ipagtanong nyo lang doon kung pasan yung lighthouse. Madadaanan nyo yung sikat na lighthouse dito, tapos pag dinarediretso nyo yun, San Juan, Batangas ang lalabasan nyo. Alright, sinilip lang natin yung tulay.
Tapos balik na tayo. Punta tayo ng way ng Pailihan para loop ng Lubo. So, andito na tayo sa Barangay Talahib, ano, Talahib Pandayan. So, from Bayan, ikot tayo dito, labas natin dito Ilihan, pag dinare-diretso lang natin 'to. So, ito yung mga sinasabi ko, pwede yung liguan dito, tapos doon sa bayan yung papunta sa naman, marami din liguan doon. Mamili na lang kayo kung saan nyo gusto. At dito, pinakita ko na maganda ang kalsada kung iikutin nyo ang bayan ng Lubo na ang labas mo ay Batangas City. Kung tawagin ay Lubo Loop, ano. So, nalampasan na natin yung tulay ng Talahib. Ito na yung way naman ng paikot na pa Monte Maria. Hindi ko alam kung kakayanin ng battery natin na maabot yung Monte Maria. Pero siguro dito ko natatapusin yung video natin. Kasi lobat na tayo. Isa lang yung nadala natin battery. So guys, kung nagustuhan nyo itong walang kakwenta-kwentang video na to, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell. Sega born to be wild, no? So stay safe, everyone. Ride safe, and God bless.